Mga Utoy, welcome sa isa na namang edisyon ng Itanong Mo kay Kuya Utoy. Dito ay sasagot tayo ng ilang piling katanungan na aking kinolekta gamit ang isang post mula sa ating community tab. Sa mga taong nakakita ng post na yon at nag-comment, naway nabasa nyo ng mabuti ang mga patakaran na ulitin ko, swertihan lang po talaga kung mapasama kayo dito. So yan, hindi ko na pagtatagalin, game na kaagad tayo. Ang una nating katanungan ay mula kay Alias TV. Kuya Utoy, about naman kay Naruto. Ano na po mangyayari kay Naruto? Hihina ba siya kasi mawawala na daw po si Kurama? Ito po ha, mga Utoy, tatapating ko po kayo. Hindi ko po sinusubaybayan ang Boruto. Nakatatlong episode lang yata ako doon tapos hindi ko na pinagpatuloy. Pero don't get me wrong, kilala ko pa rin naman yung mga characters doon. Maraming spoilers sa Facebook ang tuloy-tuloy pa rin na nag-a-update sa akin about sa kung ano na ang nangyayari sa Boruto. At isa nga ito sa mga recent development, ito nga ay yung pagkawala ni Kurama. Desisyon niya ni Kishimoto Sensei mismo at naniniwala ako na para din ito sa development ng karakter ni Boruto since siya na nga talaga yung bida dito. Ang tingin ko talaga dyan is tinatanggal ni Kishimoto Sensei yung sense of security ng Konoha na kapag nandyan si Kurama at si Naruto, malakas sila, hindi sila nanganganib. Ngayon na nasa alanganing sitwasyon sila, si Boruto ang dapat mag-step up. Isa pa, kapag ka si Naruto pa rin ang pinakamalakas, parang si Naruto pa rin ang bida. Para na rin to sa character development ni Boruto. Basta maniwala na lang tayo sa gagawin ni Kishimoto Sensei, okay? Ano ba yan? Parang galing tapet yung sinasabi ko. Hindi naman kasi ko nanonood ng Boruto. Sunod na tanong galing kay All Might. Kuya Utoy, pinapanood nyo po ba ang Redo of Healer? At kung maganda po ito panoodin para sa inyo? So bago ko sagutin yan, paalala lang kung may mga batang nanonood ng ating programa, hindi ko to inire-recommendang panoorin nyo, malamang mapangitan lang kayo. At para naman doon sa mga mature na, alam ko na mixed emotions yung iba. Alam ko na borderline age na to. Hindi ko ito inire-recommendang panoorin nyo, malamang mapangitan lang kayo. Sa mga regular na anime consumer, sigurado ako na hati ang inyong opinion. Dalawa lang eh, either na-amaze kayo o nasusuka kayo. Sa ganang akin naman, marami na akong nakitang mas worse pa dyan. Saka pangit ang kwento ng anime na to, kaya lang naman siya mabenta dahil nga sa kanyang shock value. Tanggalin mo yon, walang manonood niyan, sinasabi ko sa'yo. Sunod na tanong mula kay John Lawrence Pantanilla. Kailan po release ng KNY S2? So ang pakiwari ko dyan ay Kimetsu no Yaiba Season 2. Well, ayon sa mga balibalita, ito nga daw ay ngayong taon. At kung totoo na ngayong 2021 nga ito, malamang ay October na. Sunod na tanong ay mula kay Jesus Jr. Javier. Ngayong pandemya, sa tingin nyo po ba papasa sa censorship ng Pinas para ipalabas sa mga kabataan ang anime na Hataraku Saibo, Cells at Work? Medyo violent siya pero tungkol naman ito sa medical science, lalo na tungkol sa immunity. Kung ang tanong lang naman ay kung papasaba ito sa MTRCB, tingin ko wala naman talaga itong magiging problema. Ang totoong trouble natin dito ay kung may network ba na willing magpalabas nito. Hanggat wala tayong nakikitang kids channel, anime channel, o kaya naman ay anime time slot, mahirap po yan asahan. Sunod na tanong mula sa The B Family. Kuya Utoy, ano na po update sa Diamond no Ace at Shield Hero? Kailan po comeback nila po? Maraming salamat po Kuya Utoy. Pagdating po sa Diamond no Ace, mahirap pa po masabi kung kailan babalik. Mas maganda po at mas mainam kung magbabasa na po kayo ng manga. Sa kaso naman ng Shield Hero, sinabi na nila dati na gagawa sila ng Season 2 at Season 3. Ngayon yung Season 2, ngayong 2021 ipapalabas, probably July or October. Hintay-hintayin nyo lang po yung announcement. Sunod na tanong mula kay JC Salak. Kuya Utoy, sino paborito mong VTubers? Kasi palagi kong makita yung mga comments mo sa mga live streamers at shoutout na rin po, thanks. Ba, JC, si Watame pa yung DP mo ah. Anyway, hindi naman ako na-addict dyan. Wala ako sa VTuber rabbit hole na yan. Kadiri naman yan. Hindi ako simp ha.
Hindi ibig sabihin nakikita nyo akong nagko-comment sa mga short videos ni Hot Chama, eh simp na ako. Wala naman akong masyadong alam dyan sa Hololive gaya ni Pecora, Korone, Fubuki, at higit sa lahat si Kiryu Coco. Wala akong kahilig-hilig manood ng mga meme review niya, hindi ko nga alam yan eh. Hindi rin ako kasali sa Overseas Sexy Guys ni Marin. Hindi mabilis sa akin yung mga KFP ni Kiara, pero naniniwala ako sa Takamorship. So yan, wala akong alam sa Hololive. Tigilan nyo yan, masisira ang buhay nyo. Basta support Pinay, support lokal. Okay, sunod na tanong, baka kung saan na tayo pumunta. Mula kay Makoy Aquino, Kuya Utoy, lagi kong tinatanong kung saan ba pwedeng manood ng mga anime. Di mo naman sinasagit, sana masagot mo na to ngayon. So sa katanungan na to, huwag nyo po sana akong aasahan na magbibigay ako sa inyo ng mga piratang site. Doon lang tayo sa mga legal streaming sites. Unang-una na nga po rito ang Crunchyroll, meron po sa Netflix. Diyan po ay may bayad. Suportahan po natin ang mga anime na paborito natin. Kung may pera lang din naman po tayo, suportahan natin sila. Kung gusto nyo naman po ng libre, meron naman po sa YouTube. Gaya ng AniOne Asia, Muse Asia, pati na rin AniLog. Maglalagay ako ng link description sa ibaba. Sana po ay isubscribe nyo sila. Ngayon, kung ang inaasahan nyo po ay sasabihin ko po sa inyo yung mga pirate sites o kaya yung mga illegal streaming anime sites, hindi ko po maaaring sabihin nyo na hindi ko po pwedeng ipakalat ang impormasyon na yan dahil illegal nga po yan. Pinagbabawal sa batas ang pagpapakalat ng mga ganyang pamimirata at ayoko pong i-encourage kayo na manood dyan. May chance po na makulong ako sa pagpapakalat ng mga pirata, lalo pa nga at wala akong pambayad ng piyansa kung sakasakaling makakasuhan ako. So yan, mas mabuti po kung sa legal na lang po kayo manonood. Sunod na katanungan ay mula kay Lloyd Turney. Ano po ang first impression nyo sa anime na Mushoku Tensei or Jobless Reincarnation? Ito, sa manga kasi binabasa ko na siya at sinasabi ko na sa inyo maganda ang storya nito. Marami na nag-review international at lokal at maging ako, ginagarantyahan ko sa inyo na ito ay isang napakagandang anime. Sana ay may oras kayong lahat para panoorin to. Huwag kayong mag-concentrate sa mga mainstream na anime gaya ng One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, na-overlook nyo yung mga anime na kagaya nito, napakaganda pa naman. Medyo maselan pa naman ang mga tinatalakay nitong tema at malaki ang posibilidad na hindi ito papasa sa MTRCB kaya medyo malabo ang chance nitong maipalabas sa Pilipinas. Kaya sana please lang bigyan nyo ng chance panoorin itong Mushoku Tensei. Huwag kayong mag-alala, libre nyo siyang mapapanood sa YouTube sa Muse Channel. Sunod na tanong mula kay Good Time L. Tanong ko lang Kuya Utoy, magkakaroon pa kaya ng second season ang No Game No Life? Ito, natanong na rin sa akin to nung nakaraan. Sabi ko pa nga, buburahin ko channel ko kung hindi magkakaroon ng balita bago matapos ang 2020. For the record, 2019 ko yun sinabi. Wala sa idea ko na magkakaroon ng pandemic. Sino mag-aakala? Ang mundo natin tumirik. Maraming anime ang naantala. At hindi ako magugulat kung pati yan tumirik din. Alam ko na risky bet ang sinabi ko na buburahin ko channel ko, pero bigyan nyo naman sana ako ng partida. Kung normal lang ang takbo ng mundo natin, baka nai-announce na yan eh. Pero dahil nga na-disgrasya tayo pare-pareho, bigyan nyo naman ako ng leeway. Kung kailan ba talaga mapapalabas ang No Game No Life Season 2, hindi ako sigurado kung kailan. Pero maghintay lang tayo. Alam mo naman eh, sanay naman tayong maghintay eh. Maganda kinita ng No Game No Life movie, kaya meron silang budget para gumawa ng season 2. Antay-antay lang. Sunod na tanong mula kay Vince Tapayan, what is anime in your life, Kuya Utoy? Wow, medyo malalim ang tanong na yan. Alam nyo, dati ang anime eh libangan ko lang, pastime, pampawala ko lang ng stress at form of escapism ko sa mga problema. Sa nakalipas na 4 na taon, unti-unti kong naiset o naibuild ang karir ko sa pagkikwento ng iba't ibang topic tungkol sa anime. So in short, sa kasalukuyan, trabaho ko ang manood at magkwento ng tungkol sa anime. Ito na rin siguro yung pagkakataon para magpasalamat sa inyong mga viewers ko dito sa ating palatuntunan dahil sa inyo na bago talaga ang takbo ng buhay ko. Maraming maraming salamat.
sana ay tuloy-tuloy lang po kayong tumutok sa ating YouTube journey. Sunod na tanong ay kay Vitamin B Complex. Kuya Utoy, ibalik ang anime sa hapon pa ba tayo? Gaya ng sinabi ko kanina, nasa pandemic nga po tayo. Mahirap mag-demand ng kung ano-ano. Pero kung ma-grant ang request natin dati pa na maibalik ang anime sa hapon, salamat! Lalong-lalo na kung magkakaroon ng anime channel ang mga networks gaya ng TV5, GMA. Sila talaga ang susi para lumakas ang anime sa Pilipinas, yung mga mainstream channel na yan. So, hindi tayo basta-basta bibitaw sa kampanya na ibalik ang anime sa hapon, pero maglalaylo lang tayo kasi nga pandemic ngayon. Palagay ko mas maraming problema ang dapat nating intindihin. Una na nga dyan yung Voltes 5, gusto ko ayusin nila yan. Sunod na tanong mula kay Jeff Carlson Kalyanga. Sa tingin mo, Lods, deserve ba ng Jujutsu Kaisen ang anime of the year? Kung ako yung tatanungin mo at kung ako yung magde-decide, hindi. Kasi masyado pang maaga eh. Baka nga hindi pa tayo umaabot sa 5% ng kwento, anime of the year agad. Parang hindi siya katanggap-tanggap. Mabuti pa Oregairu ang nanalo eh. Sunod na tanong mula kay Paul Celosia. Pangit po ba ang Cabaneri of the Iron Fortress? So far, wala pa akong nakikitang nag-feature sa anime na yan. Salamat sa sagot, Kuya Utoy. Alam mo, sa totoo lang, maganda naman yung Cabaneri of the Iron Fortress. Ngayon, ang problema, alam mo ba kung ano yung mga nakasabay niyang anime? Noong April 2016, pinalabas ang unang-unang season ng Boku no Hero Academia. Tapos yung una ring season ng ReZero. Tapos yung JoJo Part 4. Gakusen Toshi Asterisk, Terraformers, idagdag mo pa na sa panahon na yan, patapos na rin ang Naruto Shippuden, patapos na rin yung Assassination Classroom. So walang chance para mapag-usapan yan noong mga panahon na yon. So ganyan talaga ang realidad, may mga anime na mababaon talaga sa limot. Lalo ngayon, napakadaming anime ang magaganda. Halos wala nga pumapansin ngayon sa Eurocamp at saka sa Dr. Stone. So huwag ka magulat, ganyan talaga ang community. Hype-hype at maraming bandwagon. Okay, sunod na tanong mula kay Mr. Yeager. Anong theory mo sa ending ng Attack on Titan, Kuya Utoy? Magtatagumpay ba si Eren sa plano niya? Alam nyo, sa totoo lang, maraming nagtatanong sa akin about sa theory ko tungkol sa Attack on Titan. Pero ang saga ng akin, parang napaka-useless na niya sagutin kasi patapos na eh. Next month, tapos na ang Attack on Titan. Wala na akong balak sirain pa ang inyong panonood o pag-isipin pa kayo sa mga bagay-bagay. Gusto ko na lang na mag-sit back, enjoy, watch Attack on Titan. Napakagandang anime. Sunod na tanong mula kay Ivan Skov. Kuya Utoy, ano po masasabi nyo sa animation ng Attack on Titan? Madami po kasi nag-aaway-away about sa animation. Wala akong reklamo about sa animation ng Attack on Titan. If anything, napakaganda nga niya. Sa totoo lang, yung mga nagre-reklamo, gusto kong ingud-ngud sa harap ng TV nila yung mga mukha nila eh. Hindi ko talaga alam kung ano yung pinagpuputok ng butchi ng mga putragis na yon. Hayaan mo na lang sila, basta tayo, solve na tayo sa napapanood natin. Sunod na tanong mula kay Beloved Anime PH. Kuya Utoy, sino gusto mo, si Levi o Mikasa? Mga Utoy, for the record, matagal ko nang sinasabi na hanga ako sa karakter ni Levi. Sobrang astig niya, ang dami niyang napapatay na Titan. Kay Mikasa naman, wala akong nararamdaman na attachment sa karakter niya. Liban lang sa voice actor. Kasi yung voice actor niya, yun din ang nagboses kay Violet Evergarden. Other than that, wala na. Kaya sa tanong na yan, kay Levi ako, sobrang cool niya kasi. Sunod na tanong mula kay Jerome and Nicole. Kuya Utoy, ewan ko lang kung mapapansin mo po ako. Tanong ko lang po, paano nakuha o binigay po ba kay Roger yung sumberlo na pinagpasa-pasahan bago binigay kay Luffy? Thank you, Kuya Utoy. Kung paano nakuha ni Roger yan, nung flashback ni Rayleigh, nung nagkita sila, unang-unang pagkikita, suot na siya ni Roger, so wala siyang backstory. Pero kung teorya ko ang tatanungin, importante ito para makarating sila sa Laugh Tale. Sunod na tanong mula kay Algin Place. Kuya Utoy, King, kakain ka po ng DF. Ano po gusto nyo? Wala nang intro-intro. Parehas kami ni Sanji. Gusto naming makuha ang Skesuke no Mi na hawak ngayon ni Shiryu. Gusto ko na maging invisible. At lalo kayo mga kalalakihan, alam ko na gusto nyo ring makapagligtas ng buhay gamit ang invisibility. Yehee!
Sunod na tanong mula kay Danny Dizon. Kuya Utoy, totoo po ba ang balita na pagkatapos ng Wano Arc may madadagdag sa grupo ni Luffy? Sa palagay mo, sino? Sino yon? Salamat po. Sulid, Utoy Anime Talk po ito. Sa totoo lang, wala pa tayo talaga sa parting yan ng storya. Hindi pa yan dinidesisyonan ni Oda Sensei. Pero kung teorya ko lang ang tatanungin mo, ang pinakamataas ang tsansa na mapasama sa barko nila Luffy ay si Yamato at saka si Carrot. Sunod na katanungan mula kay Carl Espinoza. Idol, Kuya Utoy, tanong lang dahil ilang years na lang matatapos ang One Piece. May chance ba para sa'yo na gumawa si Sensei Oda tungkol sa adventure ng old era? Thank you and God bless. Pwedeng-pwede talaga na magkaroon ng spin-off yung old era. Medyo exciting siguro yan at saka seryoso kasi si Roger, kilala siya na pumapatay talaga siya ng tao. Kung maaalala nyo, si Squirt yung nag-traitor kay Whitebeard, yung mga una niyang tauhan, si Roger ang pumatay doon. So just imagine kung gaano ka-brutal sila Rayleigh at saka sila Roger dati. Isa pa, sigurado na malungkot ang ending niyan. Yung storya ng old era, panigurado may gagawa niyan. Kung si Oda yon, hindi natin alam. Pero kung tayo, naiisip natin na may gagawa ng storya ng old era, sila pa hindi nila maisip na gawin yan? Gagawin nila yan. Sunod na tanong mula kay Eman Ariza. Kuya Utoy, after Gear 5 ni Luffy awakening na ng Devil Fruit niya yung kasunod. Pa-shoutout na rin po from Barugo, Leyte. As far as I'm concerned na theory ko na yan, sana panoorin mo yung tungkol sa haki. Maglalagay ako ng link card sa itaas. Sunod na katanungan mula kay Win Velarde. Kuya Utoy, ask ko lang po if meron ka pong theory about doon sa pagtutok ng barel ni Ben Beckman kay Admiral Kizaru. If bakit po siya napaatras. Thank you and more power po, Kuya Utoy. Ako din po naiintriga kung bakit nagkaganon, kung bakit para nag-aalangan si Kizaru na patulan si Ben Beckman. Pero sa katotohanan, wala pa pong data para dyan. Wala rin po akong theory dito at palagay ko karamihan ng mga nagtitheory sa One Piece, wala rin silang matinong sagot na maibibigay sa'yo. Depende na lang siguro yan, maari na yung barel na hawak ni Ben Beckman bumabala ng kay Roseki. Pero up to this point, wala talaga tayong kasiguruhan kung bakit nga nagkaganon. So yan, natapos na ang isang edisyon ng Itanong Mo kay Kuya Utoy. Sana ay nagustuhan nyo tong video na to at naaliw ko kayo ng konti. Namiss ko rin talaga tong ganitong tanungan na video. Sana monthly magawa natin to. Nga pala, meron akong content na susubukan. Kaya sana ilike nyo yung Facebook page natin o kaya yung Twitter natin. Gusto ko sanang gumawa ng anime meme review. Pero may tema tayo, ha? Hindi yung basta-basta magsesend ka lang ng meme sa channel natin. So abangan nyo ang announcement na yan. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi po tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.